Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa State of the Nation Address sa SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa-isang nilatag ng Pangulo ang nagawa ng kanyang administrasyon sa unang taon ng kanyang termino. At live mula sa may batasang pambansa nagpapatrol si Pia Gutierrez. Ano na, Pia, ang nilalaman ng kanyang speech ng Pangulo? Kabayan, sa unang bahagi ng SONA ng Pangulo ay tinalakay niya yung mga issue na malapit sa sikmura ng sambayanan, kabilang yung issue ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kung paano ito tinugunan ng kanyang administrasyon sa unang taon ng kanyang termino. Nabanggit din yung pagtugon doon sa estado ng mga magsasakang Pilipino at yung pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura ng bansa. Inilatag din sa kanyang speech yung pangmatagalang plano sa ilalim ng kanyang infrastructure program na Build Better More. At gaya rin ng inaasahan, kabayan, hindi nawala sa SONA ng Pangulo ang kanyang controversial na Maharlika Investment Fund na ayon sa kanya ay makakatulong para pondohan ang mga prioridad na programa ng gobyerno. Kabayan, ng estado ng ekonomiya ng bansa ang pambungad ng Pangulo sa kanyang ikalawang SONA. Anya, sa kabila ng maraming pandaigdigang hamon gaya ng gera sa Ukraine, ang epekto ng pandemya at pagbawas ng produksyon ng langis, isa pa rin umano ang ekonomiya ng Pilipinas sa pinakamabilis ang paglago, hindi lamang sa buong Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Nakapagtala ng 7.6% na paglago ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2022, ang pinakamataas sa loob ng 46 na taong kasaysayan ng bansa. At 6.4% naman sa unang quarter ng 2023. Ito umano ay patunay ng malakas na macroeconomic fundamentals ng kanyang administrasyon. At kahit lumobo sa 8.7% ang inflation rate noong nakaraang buwan, unti-unti na umano ito nagiging stable sa 5.4% nitong Hunyo. Inflation rate is moving in the right direction. We are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. Pagdating naman sa agrikultura, ibinida ng Pangulo na siya rin kalihim ng Department of Agriculture na patuloy na target ng kanyang gobyerno na lalong palakasin ang sektor ng agrikultura ng bansa sa pamamagitan ng consolidation, modernization, mechanization at pagpapalakas ng value chains na siya rin umanong susuportahan ng maingat na importasyon kung kinakailangan. Patuloy din ang pagsulo ng agrarian reform, katunayan sa kanyang unang taon sa pwesto, na ipasa ang Agrarian Emancipation Act na nagtanggal ng 57 billion pesos na pagkakautang ng 600,000 agrarian reform beneficiaries. Isinulong din, kabayan, ang pagpapatayo ng 7,000 kadiwan ng Pangulong Market sa buong bansa, nagpatayo ng farm-to-market roads at nagpamigay ng milyong-milyong halaga ng libreng binhi at biofertilizer. Nagbanta naman ng Pangulo na patuloy na hahabulin at kakasuhan ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng mga agricultural products. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimiling. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Hiniling rin ng Pangulo sa Kongreso na maamyendahan ang Fisheries Code para masiguro ang sustainable development ng fisheries sector ng bansa habang sinasaalang-alang umano ang environmental balance. Pati na rin ang pag-amyenda ng Cooperatives Code para mapadali ang pagbuo ng mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga isda at tuluyang mapalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa pagpasa ng batas na magbubuo ng Department of Water Resource Management para masiguro
ang malinis at sapat na supply ng tubig. Nasa 14.6 billion pesos na manumano ang inilaan ng gobyerno para sa water supply project sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay lalo na pinaghahandaan ang banta ng El Nino. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Nangako naman ng Pangulo na isusulong ng kanyang administrasyon ng 100% ang pagpapailaw ng mga kabahayan sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Malaking bahagi umano dito ang pagsulong ng renewable energy. Since my assumption into office, almost 500,000 homes have been given access to electricity. We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. When it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030 and then on to 50% by 2040. We look to NGCP to complete all of its deliverables, starting with the vital Mindanao-Visayas and Cebu-Negros-Panay interconnections. Pagdating naman sa infrastruktura, siniguro ng Pangulo na mananatili sa 5 to 6% ng gross domestic product ng bansa ang infrastructure spending ng kanyang administrasyon na hindi lamang umanong magtutuloy-tuloy ng mga namanang proyekto, kundi lalo pa umanong palalawakin ang mga ito. Nasa 194 ang bagong infrastructure project sa ilalim ng kanyang Build Better More program, kung saan higit 80% ay nakatuon sa pagsulong ng physical connectivity ng bansa. Kabilang dito ang 1,200-kilometer na Luzon Spine Expressway Network program na kukonekta ng Ilocos sa Bicol at magpapabilis ng biyahe ng 9 na oras na lamang mula sa dating 20 oras. Intermodal connectivity will also be a primary consideration. Roads, bridges, and mass transport systems will be interconnected. This network will provide access and passage to vital and bustling economic markets, such as agriculture hubs, tourism sites, and key business districts. Gaya na inaasahan, binanggit din ng Pangulo ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund na ayon sa kanya ay malaki ang maitutulong para magkaroon ng strategic financing ang mga priority projects na ito ng kanyang administrasyon nang hindi na kailangan dumepende ang bansa sa pangungutang. Siniguro naman ng Pangulo na magiging protektado ang pera ng taong bayan dito. To ensure sound financial management, a group of internationally recognized economic managers shall oversee the operations of the fund, guided by the principles of transparency and accountability. This guarantees that investment decisions will be based on financial considerations alone, absent any political influence. The funds for the social security and public health insurance of our people shall remain intact and separate. Samantala, kabayan, nakikipagtulungan umano ang kanyang gobyerno sa Kongreso para isulong ang reforma ng pension system ng military at uniformed personnel para gawin itong fully functional at financially sustainable. We are once again working closely with Congress to ease the transition from the old system to the new one, so as to be able to guarantee that no effects are felt by those in the uniformed services. Sa huli, kabayan, siniguro din ng Pangulo sa kanyang sona na pagdating sa pagbibigay ng serbisyo publiko ay walang kinikilalang rehiyon, pangkat, edad o kasarian ang kanyang administrasyon. At patuloy daw umanong magiging prioridad ang pagpondo ng mga social protection programs gaya na lang ng tupad at ng social pension para sa mga mahihirap
na senior citizens. Kabayan. Maraming salamat si Pia Gutierrez live mula sa House of Representatives. Samantala, inisaysa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, social welfare, paggawa at digitalization. At upang himayin ang mga nabanggit ng Pangulo kaugnay sa mga naturang sektor, alamin natin live mula pa rin sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina! Kabayan, sa kanyang ikalawang State of the Nation address ay inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang learning recovery matapos ang COVID-19 pandemic ay nananatili bilang isa sa mga pangunahing agenda ng kagawaran ng edukasyon na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nasa proseso na ang recalibration ng K-10 system sa bansa, habang 90% naman ng mga teaching vacancies ang napunan na. At ang mga classroom ay hindi lang dinadagdagan kung hindi pinapatibay at nire-retrofit upang maging handa sa anumang sakuna. Pakinggan natin ang isang bahagi ng talumpati ng Pangulo. We have renewed hope in giving the best to our next batches of students, especially the 28.4 million learners who return to school this year. Learning recovery will be at the forefront of our education agenda. We are recalibrating the K-10 curriculum to ensure that it is always relevant, responsive, and at par with international standards. Deserving and talented students without the financial capacity to attend school will not be left behind in this education agenda. Samantala, kabayan, sa larangan naman ng kalusugan, sinabi ng Pangulo na patuloy na sinusuportahan ng gobyerno ang pagpapabakuna sa publiko, hindi lamang laban sa COVID-19, kundi maging sa mga vaccine-preventable diseases tulad ng tigdas, rubella at polio. Pinagtutuunan din anya ng pansin ang paglaban sa malnutrisyon at kagutuman sa pamamagitan ng food stamp program ng DSWD. Mas marami na rin anya ang libreng dialysis sa bansa, lalo pat patuloy na nagtatayo ang pamahalaan ng mga specialty center sa mga probinsya, kabilang na ang isang malaking pasilidad sa Pampanga. Ang kalusugan ang ikalawang armas para sa lakas ng pangangatawan ng bawat Pilipino. Isinusulong natin muli ang kalusugan ng Pilipino. We are now refocusing our health priorities, applying the lessons learned from the pandemic and addressing the weaknesses that it has exposed. Healthier communities and lifestyles are our advocacy. Mga kababayan, libre na po ngayon ang dialysis para sa karamihan ng Pilipino. Samantala, ibinida rin ng Pangulo na matapos ang 17 taon ay naresolba na ang agam-agam ukol sa pagkilala ng European Union sa mga training para sa mga Pilipinong mandaragat. At sinabi na patuloy na nireresolba ng administrasyon ang issue ng underemployment at job mismatch sa bansa. Kabayan, iginiit din ng Pangulo na naging epektibo ang kanyang foreign policy na friend to all and enemy to none. At ang kanyang mga naging pagbiyahe sa ibang bansa, nagbunga anya ng mga investment na papalo sa 3.9 trillion pesos o $71 billion at nasa 175,000 na potensyal na trabaho para sa mga Pilipino. We will continue to forge more of these international partnerships that will lead to a more balanced trade strategy and a healthier economic position. Kabayan, binanggit din ng Pangulo na sa isa sa kanyang mga foreign trips ay nagawa niyang makipagtulong sa Crown Prince ng Saudi Arabia na nangakuan niya na babayaran ang mga naantalang sweldo ng libu-libong OFW sa Saudi na nawala ng trabaho nang magdeklara ng bankruptcy ang ilang kumpanya mula sa naturang bansa. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy rin ang pagtatayo ng mga murang pabahay at maging ang digitalization effort upang mapadali ang mga proseso sa gobyerno. Halimbawa, anya ang DMW mobile app na nilunsad kamakailan kung saan libre nang ma-access ng mga OFWs ang kanilang mga overseas employment certificate. Digitalization is the call of today, not the call of the future, not the call of the future, but of the present. It is here, it is needed, and it is needed today.
Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people through its vital frontline services and its back-end functions. Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Pagdating naman sa turismo, binanggit ng Pangulo na umabot na sa 3 milyong turista ang bumisita sa Pilipinas sa unang anim na buwan ng 2023. Ito anya ay 62% ng target tourist arrivals sa bansa ngayong taon. Kabayan sa kabila nito, hindi naman nabanggit ng Pangulo ang kontrobersiyang bumalot sa Love the Philippines tourism campaign kamakailan matapos gumamit ng naturang kampanya ng mga tourist videos na kuha mula sa ibang bansa. At ito ay naging dahilan kung bakit nabahiran ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kanyang nakaraang SONA na bumuo ng isang unique, attractive at creative na tourism branding sa bansa. Samantala, kabayan, bahagi rin ng talumpati ng Pangulo ang pagbanggit sa pagbangon ng Marawi at ang patuloy na commitment ng kanyang administrasyon na pigilan ang paglaganap ng climate change. Kabayan. Maraming salamat, Katrina Domingo, live mula sa Batasang Pambansa. Naitala po ang ilang pagguho ng lupa at pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa dahil po sa bagyong Egay at Habagat. Suspendido na mga biyahe ng mga barko sa maraming pantalan at mga pampasaherong bus mula PITX. At live po mula sa Sablayan, Occidental Mindoro, nagpapatrol, Dennis Datu. So Dennis, kamusta na niya o kamusta na ang sitwasyon dyan, lagay ng panahon? At nariyan na ba yung bagyong Egay o Habagat pa lamang yung nararamdaman niyo dyan? Henry, sa sumandaling ito ay bumubuhos ang ulan, pero ito'y habagat pa lamang itong nararanasan dito sa Occidental Mindoro. At hindi pa ito yung bagyong Egay. Wala pang babala ng bagyo dito. Pero mistulang bagyo na itong naranasan simula kanina umaga dahil sa lakas ng hangin at ulan na nagdulot niya na mga pinsala. Dumaragasa ang tubig sa Balengkaweng River sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Sa lakas ng puwersa ng tubig, nilamon nito ang ilang metrong haba ng kalsada sa barangay Lagnas. Maging ang malaking bahagi ng palayan ay gumuho na rin. Nangangamba ang mga residente dahil tuloy-tuloy ang pagguho ng lupa. Hindi po kami nakakatulog po paggabi. At tutumbukin po yung bahay namin. Ilang araw nang malakas ang ulan sa Occidental Mindoro, kaya unti-unting natibag ang lupa sa gilid ng ilog hanggang sa lumawak ng lumawak. Ayon sa mga residente, malaking tulong sana ang pamproteksyon sa mga bahay at palayan kung natapos lamang ang ginagawang dike. Mga taga-nasyonal o sino man pong karapat-dapat na makatulong po dito sa amin para ma-solusyonan po ito. Kasi po kung sana ay naituloy po itong gabyon na ito, malamang po sana hindi nagkaganito. Nalubog din sa baha ang barangay Buenavista at barangay Santo Niño. Sa San Nicolas, Pangasinan, pansamantalang isinara nitong Linggo ng hapon ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road sa bahagi ng Campor dahil sa landslide. Wala namang nasaktan pero maraming mga motorista ang stranded. Nagsagawa agad ang clearing operations kaya nadadaanan na ang isang linya ng kalsada pero peligroso pa rin dumaan lalo na sa gabi. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta gaya sa Santa Fe Nueva Vizcaya patungo sa Karanglan Nueva Ecija Highway. Nararanasan naman sa Catbalogan City, Samar ang malakas na hangin dala ng bagyong Egay. Ayon sa residenteng si Jenny Pasas, Linggo pa nang magsimulang magparamdam ang bagyong Egay sa kanilang lugar. Sa lakas ng alon, hindi na pumalaot ang mga mangisda. Pabugso-bugso na rin ang malakas na hangin at ulan sa bayan ng Alen sa Northern Samar. Hinahampas na naglalaki ang alon ang pantalan. Suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa tatlong pantalan sa Alen. Kaya stranded ang mga pasahero at sasakyan na patungong Matlog Sorsogon. Umabot na ng 12 oras na stranded sa Pio Duran Port sa Albay ang ilang patawid ng masbate. Kabilang si Bayan Patroller Anjumar Kinatadkan na dumalulang sa church activity sa Cavite at pauwi na sana. Hindi niya umano alam na may bagyo. Kansilado na rin ang lahat ng biyahe ng mga barko sa Batangas Port patungo Mindoro, Romblon at ilang pang bahagi ng Visayas.
Bago ang suspensyon, maagang pinaalis ang mga barko para walang ma-stranded na mga pasahero. Wala pong naiwan na kahit isa pong pasahero sa loob ng passenger terminal building. Ganun naman din po yung mga rolling cargo na tinatawag natin, yung mga truck ay nakasakay na rin yung dapat nakasakay bago po magkansila ng biyahe. At yung iba naman po ay in-advise to na maghanap na muna ng kanilang mapaparadaan sa labas po ng pantalan. Tigil muna rin ang biyahe ng mga bus mula sa PITX sa Parañaque patungo sa San Jose Occidental, Mindoro, Virac Catanduanes, Oras Eastern Samar, Palompon Leyte at Placer Masbate. Matinding traffic naman ang sumalubong sa mga motorista kaninang umaga dahil sa baha sa highway ng Pigkawayan, Cotabato. Malakas ang pagregasa ng baha pero may ilang motorista ang nagpilit na tumawid. Tumulong din ang mga tao sa pagtutulak ng mga sasakyan. Malakas ang ulan sa ilang lugar sa Cotabato mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Nalubog din sa baha ang ilang bahay at sakahan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 11,000 taga Western Visayas at Northern Mindanao ang apektado ng bagyong Egay at Habagat. Mahigit 300 ang lumikas. Henry, sa pinakahuling report ng Philippine Coast Guard ay umaabot na sa 6,626 ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan sa Bicol, Southern Tagalog at Eastern Visayas, gayon din ang 1,327 na mga rolling cargos. Itong Occidental Mindoro ang sinabi ng PAGASA na isa sa makakaranas ng habagat, ng malalakas na pag-ulan, kung kaya't naka-alerto ang mga otoridad dito, magdamag silang nagbabantay sa magiging epekto nitong habagat. Henry. Maraming salamat, Dennis Dato. At alamin natin ang update sa bagyong Egay mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa na ang bagyo ngayon at ano-anong lugar ang maapektuhan nito? Karen, nasa gitna pa rin ng Philippine Sea ang bagyong Egay na patuloy pang lumalakas at nasa typhoon intensity na. Taglay nito ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso hanggang 190 kilometers per hour. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 500 kilometers silangan ng Baler Aurora at kumikilos pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Humahampas na po ang kaulapan ng bagyo sa silangang bahagi ng Luzon, lalo po sa may Bicol region at maging sa may Eastern Visayas, at hinihila ng bagyo ang habagat na nagpapaulan naman sa Mimaropa, sa ibang bahagi po ng Southern Luzon at maging sa Visayas. Nakataas na po ang wind signal number 2 dyan sa amin sa Catanduanes, sa eastern part ng Albay, Northern Camarines Norte, Eastern Camarines Sur, Northeastern Northern Samar, Northern and East Central part ng Aurora, Quirino, Eastern Nueva Vizcaya, Isabela, maging dyan po sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Batanes, Eastern Ifugao, Central at Eastern Mountain Province, Kalinga, Apayao, Central and Eastern Abra at Ilocos Norte. Sa Visayas, nakataas po ang signal number 1 sa mga probinsya ng Eastern Samar, Samar Province, ibang bahagi ng Northern Samar, Biliran, Northern and Central Leyte at Northern Cebu, kasama na po ang Bantayan at Camotes Islands. Sa Luzon naman, nakataas ang signal number 1 sa Sorsogon, ibang bahagi ng Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, Masbate, kasama ang Burias at Ikaw Islands, Marinduque, Eastern at Central Romblon, maging dito po sa Metro Manila, buong Quezon kasama ang Pulilio Islands, Northern and Central parts ng Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, dyan po sa Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, lalabing bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya at Ifugao, maging dyan po sa Benguet, ibang bahagi ng Mountain Province, ibang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa forecast track ng PAGASA, patuloy pong kikilos ang bagyo pa Hilagang Kanluran at posibleng lumakas pa at umabot sa Super Typhoon category. Nakikita pong tatama ito sa may mainland Cagayan o Babuyan Islands Miyerkules ng umaga at nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility Webes at tatama dyan sa may southeastern part ng China sa Biyernes. Sa mga araw po ng Martes ng gabi,
Hanggang sa Miyerkules po ay mararamdaman ang malalakas na bugso ng hangin sa Northern Luzon na paghahandaan nating mga kapamilya dyan. At patuloy pong hihila rin ang bagyo ng habagat na magpapaulan po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang makalabas ito ng PAR. Magbabago pa ang pagtaya kaya antabayanan pa ang updates ukol po sa bagyo. Samantala, bawal maglayag ang lahat ng sasakyang pandagat sa mga lugar kung saan nakataas po ang wind signals number 2 and 1 at bawal rin pumalaot ang maliliit na bangka sa Maropa, ibang bahagi po ng Visayas, maging sa Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil sa matataas na alon, dala rin ng habagat. Tingnan natin ang mga aasang pag-ulan bukas ayon po sa The Weather Company. Sa umaga, maulan na po sa Cagayan Valley, sa may Ilocos Region at sa Central Luzon dahil sa habagat at sa bagyo. Bandang hapon po, tanghali hanggang hapon, malalakas na ang ulan sa Cordillera at sa Ilocos Region. At sa gabi, matinding ulan ang mararanasan sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa Babuyan at sa Northeastern Cagayan at mas maulan pa sa Ilocos, Cordillera, maging sa May Nueva Ecija. Maulan din po sa Mimaropa, bandang umaga, gayon din sa may bahagi ng Calabar Zone, dito po sa may Bicol Region at sa Western Visayas. Sa mga lugar po sa Luzon at sa Western Visayas, maghanda po sa mga inaasang pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din mga pagulang aasahan sa Mindanao na magsisimula sa umaga at sa tanghali, mas maraming lugar po ang makakaranas ng mga pag-ulan. Maulan pa sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang gabi, lalo po sa bahagi ng Sarangani at South Cotabato. Tayo naman sa Metro Manila, makaka-apekto rin ang habagat kaya mula umaga ay makulimlim na at buong araw may aasahang mga pag-ulan kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong, kapote at bota. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Ngayong wala ng public health emergency na umiiral sa bansa, kumustahin natin ang sitwasyon sa mga pampublikong sasakyan kung saan mahigpit na ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask. Live mula sa MRT station sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafael, marami na bang pasahero dyan ang hindi na nakasuot ng face mask? Oh, Bernadette, unang workday mula ng tanggalin ng Pangulong Bongbong Marcos ang public health emergency sa visa ng Proclamation 297. Pero nakita nga natin no, na magkakaiba pa rin talaga ng preference yung mga pasahero sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Ang pagkakaalis kasi ng public health emergency ay nangangahulugan na lahat ng issuances at polisiya na may kinalaman sa COVID-19 na nagawa sa loob ng public health emergency ay wala na. Kabilang na nga dyan ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan gaya ng mga tren, mga bus, maging sa mga ospital. Balik pre-pandemic ang asta ni Julina sa kanyang pagko-commute. Hindi na kasi siya nakasuot ng face mask, maging ang nakababatang kapatid at anak. Wala naman po talaga yung COVID para sa akin. Okay. Kumbaga ano lang po paranormal lang. Mag-iingat lang po palagi. Pero ang ilang kapwa pasahero sa bus, hindi palubusang tumataas ang kumpiyansa. For safety purposes na din po para sa akin, since hindi pa naman po talaga nalilift yung COVID-19, maprotektahan talaga yung sarili ko, magpa-face mask po ako. Sa MRT3, pwede na rin sumakay ng walang suot na face mask, pero karamihan, patuloy pa rin nakatakip ang muka. Ayon sa pamunuan ng MRT3, papayagan na rin nila ang pag-uusap ng mga commuter maging ang pagsasagot ng tawag habang nasa tren. Yun nga lang, dapat hindi pa rin masyadong maingay bilang konsiderasyon sa ibang pasahero. Hindi rin nalalayo ang LRTA sa kanilang gagawin. Ang Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia, kanya-kanya na rin labas ng pahayag kasunod ang pagkakatanggal ng public health emergency. Ang Philippine Airlines tinawag itong mahalagang senyales tungo sa normalisasyon ng air travel. Ang AirAsia naman, sinabing bagamat pwede nang hindi mag-face mask sa mga domestic flight, susundin pa rin nila ang health protocol ng pupuntahang bansa para sa international flights. Habang ang Cebu Pacific naman, hinihikayat pa rin ang mga pasahero na sumunod sa health standards, partikular ang paghuhugas ng kamay, pagdi-disinfect at physical distancing kung kinakailangan. At dahil kabilang din ang pagsusuot ng face mask sa mga medical facility sa patakarang ipinatupad sa panahon ng health emergency, tingin ng ilang doktor na sa pagpapasya na ng mga ospital kung ipagpapatuloy ito. This is our own responsibility now. If you are vulnerable, if you are an elderly or mga buntis, no, may mga
comorbidities, we should continue wearing the face mask. Importante, i-monitor din natin anong nangyayari sa ibang bansa. Madali lang naman i-re-implement yan, i-re-impose it. Kami, as much as possible, ito, my own opinion lang is if you want to enter, especially yung mga areas ng hospital na may mga naka-confine, it will be better na mag-mask muna. Ano, para pareho lang ang prevention nun eh, ano? Prevention para protection po sa inyo at protection din sa mga pasyente ng mga hospitals. Bernadette, sa ngayon ay wala pa namang mangyayaring pagbabago pagdating sa pila at pagbili ng ticket dito sa MRT 3. Pero nakikita mo ngayon, karamihan sa mga pumipila dito ay nakasuot pa rin ng face mask. Katunayan, kakaunti lang, no, bilang mo lang yung mga hindi nagsusuot. Dahil nga ang sabi ng ilan sa kanila ay nalaman lang nila na pwede nang hindi magsuot ng face mask matapos natin silang kausapin kanina. Ganun pa man, sabi nila, kahit pwede nang tanggalin ang face mask sa loob ng tren, ay mukhang mahihirapan o matagalan pa, no, bago nila ito tuluyang makasanayan dahil nga ang nakasanayan nila sa ngayon ay ang pagsusuot pa rin ng face mask. Samantala, inaasahan na muling tataas ang ridership, partikular sa LRT. No? Itong sinabi ng LRTA, matapos ng tanggalin ni BBM ang public health emergency. Bernadette. Maraming salamat, Rafael Bosano. Sa huling bahagi ng kanyang sona, tumutok naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anti-drugs policy ng kanyang administrasyon. Pagbibigay po ng amnestiya sa mga dating rebelde na nagpabalik loob sa gobyerno at maging ang defense strategy ng gobyerno. Nagbilin din ang Pangulo ng mga panukalang batas na nais niyang unahin ng Kongreso. At live po mula sa Batas ng Pambansa nagpapatrol, si Joyce Balancio. So Joyce, ano yung mga partikular na detalye ng mga nabanggit ng Pangulo? Henry, the state of the nation is sound and improving at dumating na ang bagong Pilipinas. Ito ang pinakahuling mga sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address ngayong araw dito sa Batasang Pambansa. Pero bago niyan, Henry, nabanggit din ng Pangulo ang usapin sa kampanya kontra sa illegal na droga na aniya nagkaroon ng ibang mukha sa estilo na nakaraang administrasyon dahil sa pagtutok sa community-based treatment, rehabilitation, education at reintegration. Ayon sa Pangulo, meron na siyang tatanggapin na resignation o pagbibitiw ng ilang nasa law enforcement agencies sa napatunayang sangkot sa illegal drug trade. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities. We will shut down their activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. Sa usapin ng armed struggle, nabanggit din ng Pangulo na epektibo umano ang social protection at reintegration programs ng gobyerno para tugunan ang punot dulo o yung dahilan ng mga paglaban ng mga grupong ito laban sa pamahalaan. Inanunsyo din ng Pangulo ang pagbibigay amnestiya sa mga nagbabalik loob sa gobyerno. The barangay development and enhanced comprehensive local integration programs have been effective in addressing the root cause of conflict in the countryside. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. Ibinida rin ng Pangulo na patuloy ang pagbibigay ng tulong pinansyal ng gobyerno sa Marawi City para sa patuloy nitong pagbangon mula sa naganap na labanan noon. Samantala, pahapyaw lang na nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa defense strategy ng Pilipinas at walang sinabi na kahit ano patungkol sa issue sa West Philippine Sea. It is also imperative that our nation remains intact and inviolable, our sovereignty preserved. We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defense of a rules-based international order. With our national interest paramount,
We will always pursue constant dialogue and diplomatic approaches to the resolution of any issue that may arise. Samantala, Henry, nagbilin din si Pangulo Marcos na mga panukalang batas na nais niyang unahin ng Kongreso. Ito ay ilang tax measures tulad ng excise tax sa single-use plastics, value-added tax sa digital services, rationalization ng mining fiscal regime, motor vehicle users charge or road users tax, at military and uniform personnel pension. Nais din ng Pangulo na maamyendahan ang Fisheries Code, maging Anti-Agricultural Smuggling Act at Cooperative Code. Binilin din ng Pangulo ang pagbalangkas ng batas para sa New Government Procurement Law, New Government Auditing Code, Anti-Financial Account Scamming, Tatak Pinoy Law at Blue Economy Law. Kasama rin sa itinuring na legislative priorities ng Pangulo ang LGU Income Classification at ang Philippine Immigration Act. Sa huli ng kanyang bahagi ng kanyang sona, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga nagsisilbi sa gobyerno at aniya kumpiyansa siya sa manggagawang Pilipino, tulad ng mga guro, health workers at iba pa. Kasunod nito, binanggit ng Pangulo ang tingin niya ay kasalukuyang estado ng bansa. That confidence has been further buoyed by the demonstration of love for the Philippines. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa-Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Inabot na 1:11 ang ikalawang sona ni Pangulo Marcos, mas maikli ito, Henry, ng 2 minuto sa kanyang unang sona noong 2022. Sa isang maikling ambush interview sa Pangulo, sinabi naman niyang nagagalak siya na siya'y nakapagbigay ng report sa taong bayan, bagamat aminado siyang kulang pa ito dahil nagpapatuloy pa ang mga ginagawa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Henry, ayon nga sa Pangulo, idedetalye ng mga miyembro ng kanyang gabinete sa hiwalay na post-Sona Forum yung ilang part sa mga programa at proyekto na tinrabaho ng kanyang administrasyon na posibleng hindi na niya nabanggit sa Sona ngayong araw. Henry. Maraming salamat, Joyce Balancho. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo bago nagdaos ng mga public viewing ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sinunog ng grupong bayan sa Commonwealth Avenue kaninang umaga ang doble kara effigy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang protesta sa kanyang State of the Nation address. Sumentro sa kumakalam na sikmura ng mamamayang Pilipino, ang People's Sona ng pinagsama-samang mga aktivistang grupo. Yung pagtaas ng sweldo para sa ating mga mamamayan. Ang makabayan, makabayan koalisyon ay meron pong 750 across the board salary increase sa lahat ng region. Pero ano ang inannounce niya? Kakapurit na 40 pesos para sa National Capital Region. Kung sa loob ng batasang pambansa ay pabonggahan ng suot ang mga mambabatas at mga panauhin, hindi rin nagpahuli sa kanilang fashion statement ang mga nasa kalsada. Ayon sa grupong bayan, mahigit 10,000 ang dumadalo sa kilos protesta ngayon. Hindi lamang sila galing sa Metro Manila, kundi pati sa ibang mga probinsya tulad sa rehiyon ng Southern Luzon. Ayon sa grupo, mas tumitindi ang panawagan at galit ng mamamayan. Bukod sa mga isyung malapit sa sikmura ng mga Pilipino, ipinaglaban din nila ang No to GP phase out, ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang kapakanan ng mga katutubo at mga pamilya ng mga desaparecido. Para sa aming pamilya ng nawawalang si Dexter Capuyan, April 28 pa po siya dinukot kasama si Dexter, si Bazu de Jesus. Magtatatlong buwan na po na nawawala ang aking kapatid. Maximum tolerance naman ang pinairal ng mga pulis sa mga rallyista. Pero may babala tungkol sa pagsunog ng effigy. Akong magsunog sila,
Eh, on their own yun. Pero kung may makitaan kami, and then therefore ma-document, they will of course pay sa penalties for that. Implementing yung Clean Air Act natin. Sa Medyola sa Maynila ay nagkaroon din ng protesta para sa iba pang issue tulad ng edukasyon at karapatang pantao. Ang panawagan natin sa Pangulong Marcos Jr. ngayong SONA ay ibigay ang free, quality and accessible education for all. At ating panawagan na wa ang ating edukasyon ay gawin nilang makamasa, demokratiko, inklusibo at ito ay nakabatay sa siyensa. Maximum tolerance din ang pinairal ng pulisya sa Medyola. We will be exercising yung due diligence, observing yung kuha natin sa human rights and of course yung mga protocols natin as mandated by law. Matapos ang protesta, sama-sama rin pinanood ng ilang grupo ang SONA ni Pangulong Marcos sa Student Union Building sa UP Diliman. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Nagsagawa rin ng sariling programa ang mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos Jr. At sabay sa kanya ikalawang State of the Nation address sa SONA, maliban sa pagdraos din ng libreng concert, nagpahayar ni sila ng kanila mga kahilingan sa Pangulo. Nagpapatrol, Robert Mano. Alas 8 ng umaga, nagsidatingan ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon City. Sakay ng mga bus, sa tapat ng tanggapan ng Commission on Audit sila nagtipon-tipon. Pasado alas 10, bit-bit ang mga placard at bandera, nagsimula silang magmarcha papunta sa Sandigan Bayan kung saan naroroon ang kanilang entablado. Mga volunteer artist ang umawit, sumayaw at nagpasaya sa mga kapwa Marcos Jr. supporters. Nag-alay din sila ng dasal para sa Pangulo. Giit na mga pro-PBBM group, hindi sila binayaran at kung saan silang nakilahok sa programa para ipakita ang suporta sa Pangulo. May mga nais rin silang iparating sa Pangulo. Para sa aming mahal na Pangulo, ay huwag po siyang sumuko, manindigan at maging matibay. At higit sa lahat, ay laging manalangin dahil hindi naman po talaga nawawala yung mga taong gustong kumontra at ayaw ng pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. 9.99! Yes, kasi siya po yung Pangulong. Wala pang isang taon, marami na po talaga siyang nagawa. Dinidemolis po yung lugar namin doon. So sana po masilip nyo at matignan nyo dahil po yung problema po namin doon talaga, tinitiis na lang po namin. Inaasahan ng mga taga-suporta ni Pangulong Marcos na mapapanood nila ang kanyang ikalawang State of the Nation address. Pero na-delay ang broadcast kaya di maiwasang madismaya ng iba. Si Nanay Severina, umaga pa lang ay nasa lugar na kaya't nanghihinayang nang hindi mapanood ang talumpati dahil sa kawalan ng signal. Pumunta kami for suporta kay President Marcos, kay BBM. Ano namin masuportahan? Walang internet. Wala kami naririnig. Di umuwi na lang. At least okay pa rin. Masaya pa rin kahit papaano. Nakawala ng stress. Pabaan niya yung mga presyo ng mga mabibili. Tapos yung mga pabahay sa mahirap dapat, scholarship mga bata. Yan ang gusto namin. Nang maipalabas na sa wakas ang SONA ng Pangulo sa entablado, tumutok na ang mga taga-suporta ng Pangulo. Pag may ginagawa kang tama, uusigin ka, titirahin ka. Kaya ang mapapayo ko po dun sa naninira kay BBM, go lang tayo kasi wala naman imposible sa Panginoon. Kayang gawin lahat ni BBM yung paunti-unti, hindi lang biglaan. Tiniyak ng pro-PBBM supporters, mananatili silang nasa likod ng Pangulo at panghahawakan nila ang kanyang mga pangakong pagbabago. Robert Mano, ABS-CBN News. Umarangkada ngayong araw ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tigil pasada ng grupong manibela at live nagpapatrol mula sa Commonwealth Avenue, Quezon City, si Jackie Manabat. Jackie, may mga na-stranded bang mga pasahero ngayon? Karen, sa ating pag-iikot kanina, particular na sa Commonwealth Avenue at sa Quezon City Circle, ay wala namang gaanong pasahero na na-stranded o apektado. Pero yung ilang mga pasahero na nakausap natin, ang kanilang obserbasyon ay tila mas matagal na yung paghihintay na masasakyan ng jeep na kumalaking tulong na nasuspindi yung pasok sa eskwela at ilang trabaho sa ilang mga opisina kanina at hindi rin bumuhos ang ganitong pag-ulan kaninang morning rush hour.
Tila mangangampan niya ang itsura ni MJ sa pinarang libreng sakay na hatid ng gobyerno kanina. Habang nakaupo sa monoblock at nakasakay sa likod ng ELF truck, kita siya ng lahat ng dinadaanan. Wala kasi siyang masakyan agad papasok sa trabaho. May transport strike man o wala, ganito anya ang sitwasyon ng transportasyon. Normal na to eh. So meron naman ganito kaya grinab ko na lang, sayang din kasi yung oras. Yung transportation dapat mas maging maayos. Di naman sa magdagdag ng mga transportation kasi traffic na nga eh. Ang ibang mga kapwa pasahero nagtiyagang maghintay ng masasakyan. May mga jeep naman kasing hindi sumama sa transport strike. Hindi po. Okay. Eh, wala po tayong sapat na budget sa bahay kapag hindi po tayo bumiyahe. Alas 8 na ng umaga, nagsimula ang transport strike ng grupong Manibela na natatanging transport group na nagsagawa ng tigil pasada ngayong SONA. Ang ibang mga grupo nagsabi ng hindi sila sasali dahil wala naman silang problema sa ipinoprotesta ng Manibela na pagre-revisa ng PUV Modernization Program. Napakadali lang ng proseso ng consolidation. Ang tanong po doon, gusto ba namin? Gusto ba namin na isuko yung aming mga karapatan, yung aming mga prangkisa? Hindi po, ayaw po namin na yung aming mga prangkisa ay iisa na lamang ang hahawak. Bilang panimula ng tigil pasada ng Manibela, pumarada sila at umusad sa Commonwealth kung saan naroroon rin ang ibang nagpo-protesta sa SONA. Sa atin naman pong Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakasalalay po ngayong araw na to ang aming desisyon sa mga susunod pang araw kung ipagpapatuloy po namin ito. Gusto po naming marinig kung ano yung programang makakatulong po sa aming mga sa aming sektor. Naparalisaman o hindi ang ilang bahagi ng kalsada ngayong SONA, nauna nang sinabi ng LTFRB na hindi sila mangingiming magsuspende o magkansela ng prangkisa ng mga jeepney na sasali sa tigil pasada. Karen, ayon sa Manila LGU ay wala namang gaanong pasahero na apektado at hindi rin bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa transport strike. Samantala, ayon naman sa transport group na Manibela, kanilang pagmimitingan at pag-uusapan kung itutuloy nila ang transport strike hanggang Wednesday. Pero ang sabi nga nila ay dismayado sila sa SONA ng Pangulo dahil hindi man lang nasambit o nabanggit ang programa para sa PUV modernization. Karen. Maraming salamat, Jackie Manabat. Sa ikatlong sunod na linggo, may oil price hike na naman bukas. Pati ang presyo ng LPG nagbabadyaring tumaas sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Gusto mang sumama sa protesta ng mga kapwa delivery rider dahil sa mababang komisyon, pinili na lang bumiyahe ni JR dahil kailangan niya umanong kumita para may maiuwi sa pamilya. Nadagdagan pa ang pasani ng mga riders dahil nasa 1.35 ang dagdag presyo sa gasolina bukas, 45 centavos sa diesel at 35 centavos sa kerosene. Mabigat po yun. Talagang hindi na kami lalayo. Malalapit na lang ang itatakbo namin. Didiskarte naman ang taxi driver na si JR para hindi masyadong mabawasan ang arawang kita dahil gasolina ang ikinakarga sa taxi niya. Mamaya po, bago magkinabukasan, mapupultan ko po ito para mas hindi pa maabutan yung pagtaas. Bukod sa bawas produksyon ng langis ng Saudi at Russia at pagbaba ng inventaryo ng langis ng US, may isa pang dahilan kaya tumaas ang presyo sa world market noong nakaraang linggo. Sinabi naman ng China na susuportahan nila yung kanilang economic growth. So kung gaganda yung mga economic activities ng China, tataas po yung demand. So with that pronouncement, sumipa din ang presyo. Pero hindi lang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ang tumataas. Nagbabadya ring magmahal ang presyo ng LPG sa susunod na linggo. Ang rason, nag-iimbak na ang maraming bansa ng LPG bilang preparasyon sa parating na taglamig. Sa ngayon pa lang, nasa $60 kada metric ton na ang itinaas sa contract price ng LPG sa world market. Pero ang contract price sa July 31 ang pagbabasehan ng magiging galaw sa retail price sa August 1. Historically, kahit na saan namin tingnan, even the forecast internationally, talaga increase siya. So sa tingin namin,
it will play around 2 pesos to 3.50. Kaya nagbabalak na ng diskarte si Aling Virginia para hindi mawala ng kita sa kanyang karinderya sakaling malaki nga ang magiging dagdag presyo sa LPG. Medyo itataas ko konti. Gusto naman nila pagkaano, alam naman nila pagkaano, hindi naman sila nagrereklamo. Mataas ang ano, ng gas. Ang bad news sa mga consumer, maaaring umpisa lang ito ng dagdag presyo hanggang pumasok ang bear months na hudyat na malapit na ang winter season sa Europa. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Ibinida ng ilang tatay ang kanilang galing sa kusina nang makipagtagisan sa paggawa ng masarap na tinapay. Nagpapatrol, Rod Macenas. Imbis na mga nanay, mga tatay ang nagpakitang gila sa paggawa ng sandwiches gamit ang isang mayonnaise brand para maging extraordinary ang karaniwang tinapay. Pero mga dads, you can create your own male special moments too. And it's a sure choice para sa mga dads. With easy-to-make sandwich spreads, snacks, and dips. Kayo rin pwedeng maging bida sa kusina. Tulad ni Jerry Canyes na mahilig magluto at gumawa ng sandwiches para sa pamilya. Kwento ni Jerry, ito ang kanyang love language sa asawa matapos ang buong araw na gawain sa bahay. Naingganyo akong gumagawa ng sandwich kasi usually sa aming bonding, we cook food para sa aming pamilya para mapagsaluhan kung ano man yung bago. Usually may kasama siyang veggies, especially mayo, veggies, and cheese, tomato. So complete, it's para maging complete meal siya. Para naman kay Jerkel San Juan, masaya siyang napagsisilbihan at pinaghahanda ng pagkain ang misis. Magaan sa loob kasi yung ako naman po yung naganda para sa akin, napakasaya kasi nga yun na lang po yung magiging gante or magiging ano namin, award namin sa kanila, makatulong siyempre sa gawain bahay, pagod yung mga ating mga misis. Anumang oras pwedeng maging bida sa kusina ang mga tatay, sa tamang diskarte yak magiging sulit at memorable ang family bonding. Rod Macenas, ABS-CBN News. Hati ang reaksyon ng mga mambabata sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang tumiyak ng suporta sa mga panawagan ng Pangulo. May ilan namang bumatikos sa mga isinusulong niya. Nagpapatrol live mula Batasan Pambansa, RG Cruz. Bernadette, tiniyak ni Speaker Martin Romualdez at ilang senador ang kanilang suporta sa mga inilatag na plano, programa at priority bills ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang sona. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez na isasama nila ang mga hiniling ng Pangulo sa mga prioridad nila. Tiniyak niya ring tutulong sila sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin o inflation. Tingin naman ni Deputy Speaker Ralph Recto, hindi magiging popular ang ilan sa mga hiniling ng Pangulo. Ayon naman kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, karamihan sa mga hiling na tax measures ng Pangulo lusot na sa Kamara at nasa Senado na. Tiniyak naman ang ilang senador na tatrabahuhin rin nila sa Senado ang ilan sa mga isinulong ng Pangulo. Minaliit naman na makabayan block ang mga sinabi ng Pangulo. Most of the taxes have actually been approved already. They are all pending in the Senate. So kahit po yung Department of Water, which na ako naging technical working group, I think we're already pretty much well advanced. Siguro yung sa water, yung sa immigration, kasama na yung mga leftover nung last year. Marami pa yan, ROTC, etc., etc. But I would have wanted to hear something about the Maritime Zone Bill. Siguro sa darating na panahon. Para sa akin, masaya ako kasi narinig ko yung unang ulat sa infrastructure development, tuloy-tuloy. Matagal ko na kasing advocacy yan. And sa palagay ko, yan ang paraan para makahabol tayo. So, trabaho ito sa Senado. Malaking problema natin ngayon, inflation. Tumataas ang presyo ng bilihin. In-address ng Pangulo natin sa first part ng speech niya. Promises are meant to be broken dito kasi after one year, hindi naman talaga nasolusyonan. And ways forward pa rin ang sinasabi. So sa ways forward, lumalabas yung inflation, inasa lang talaga dun sa pagbaba ng oil sa labas ng bansa. Parang ganun eh, no? So walang intervention ng government. Kaya naman talaga bumaba ang inflation. It is because may mga ganun pangyayari. Hindi pa dahil nag-intervene talaga ang ating gobyerno. Halimbawa, yung presyo
hindi naman talaga bumababa hanggang ngayon. Ano, ang mga kadiwa, ilan lang ang kanyang nabibigyan. Nangangamba kami doon sa sinasabi niya na pagbabago ng procurement law. So hindi ito yung ano, no, baka magbulid pa to ng more corruption sa ating gobyerno, kaya dapat naming bantayan itong pinasa sa batas niya na procurement law. Bukas ang aktwal na pagsisimula ng trabaho ng Kongreso, kaya babantayan natin ang magiging takbo ng mga hinirit ng Pangulo dito sa batasan. Bernadette? Maraming salamat, RG Cruz. Sasabak na ang Philippine Women's Football Team na Pilipinas sa kanilang ikalawang laro sa group stage ng FIFA Women's World Cup. Makakaharap nila ang host na New Zealand sa Wellington, New Zealand, bukas alauna ng hapon Manila time. Mas malakas at mas malawak ang experience ng New Zealand na pang number 26 sa world ranking. Pero tiwala ang mga Pinay na kaya nilang makipagsabayan sa mga ito. Todo naman ang suporta ng Pilipinas ng mga Pinoy na nakabase sa New Zealand. Inabangan ang mga kasuota ng mga mambabatas at ilang bisita sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Pinoy na Pinoy ang mga kasuota ng ilang mambabatas na inirampa sa ikalawang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agaw pansin si Senator Risa Hontivero sa modernong barot saya na ang tela ay gawa ng Lumban Weavers. Pinya na hinabi sa aklan, binurda sa lumban, ganun din yung bagop, banig. Nasa 100 ang dinamita ng fashion designer na si Michael Leyva. Ilan sa mga nagsuot ng kanyang disenyo ay sina Senator Nancy Binay, Senator Alan Cayetano, asawang si Mayor Lani Cayetano at Congressman Jolo Revilla. Si Michael din ang gumawa ng attire ni Heart Evangelista na taon-taon inaabangan sa Sona red carpet. Just wanted it to be very, you know, subtle and just very simple and elegant. Standout din ang ilang puting Filipiniana tulad ng suot ng asawa ni Senator Mark Villar na si Attorney Emeline Villar, Congresswoman Len Alonte, Congresswoman Stella Kimbo, at si dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Angat din ang barong ni Senator Robin Padilla na may silhouette ni Andres Bonifacio. Pati si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, si Bonifacio rin ang ibinida sa kanyang kasuotan na hand-painted ng estudyanteng si Albert Traqueño. Tribute para sa Mindanao ang suot na Magindanaoan traditional dress ni Vice President Sara Duterte. Habang agaw pansin ang suot ni Senator Aimee Marcos sa kanyang tradisyonal na kalinga apayaw attire na likha ni Rem David. Ang artist naman si Mario Dumalaon ang gumawa ng henna tattoo ng senadora, na inspirasyon din ang pamumuhay ng mga Cordillerans. We have to remember the vanishing cultures of the original Filipino. Ito itsura ng katutubong Filipino bago tayo sakupin ng iba't ibang mga dayuhan. Suot naman ni Senator Loren Legarda ang kanyang 30-year-old Filipiniana na gawa ni Batista Soro. Pinapatunay ko na hindi kailangan ng bago para maging magara o maganda, di ba? Na siyempre, sapatos ko galing Marikina. At ang bag ko gawa ng isang batang babaeng designer. Present din ang ilang beauty queens tulad din Bianca Manalo, nakasama ang nobyong si Senator Sherwin Gatchalian, at Jamie Harrell, nakasama si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok. Isang light green Filipiniana naman ang suot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Sinong tumahin yan? Gaya ka ba Kongreso? Tetchi Hagedorn ang kaibigan ko. Taga Palawan? De, taga Manila. Ibang Hagedorn yun. Anong telan nito? Ano to? Ano ba to? Husi? Barong. Barong. Telang barong. I have all the colors. Ganon? Oo, oh, all the colors. May black, may red, may pink. Eh bakit black ang sinuot mo? May sona. Eh, ito naman. Bakit ganon? Ano po yung pinagalot? Kasi it's more slimming. Ah. Then baka tumaba ako, di ba? Saka magaling, tagal mo na wala. Saka magaling, tagal mo na wala. Ito tayo. Para bumili nito. Kasama ko ang mga leon. Ah, oh, mga leon. Hindi, kabayan, nakipagkita sa mga hayop. Correct. Buti hindi ka tinumaan ng hayop doon. Excuse me, last week asan ka? Nakipagkita rin sa mga hayop. Oh, sa Disneyland. Donald Duck, Mickey Mouse.
Mga cartoon. Mga cartoon. Mickey Mouse. Uy, sisingit ko lang. At 5 o'clock in the morning, nire-replay ang TV Patrol sa radio sa East 30. Yun. Sa teleradio, servisyo, radio sa East 30. Ang galing. Yun. Salamat. Pati umaga pala. And now, replay tayo. Ah, replay. Simo, di ba? Ngayon. Pero in the morning, i-replay at 5 o'clock in the morning to 5:06 to 6 o'clock. Yun. Ay, okay. So para sa mga manunood bukas, magandang umaga po. Diyan. Tama, ang ganda. Iyan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ito ang problema ko. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Maraming salamat at magandang gabi at araw, bayan. Yan. At dalawa. Babaguhin mo yan. Gagawin mo yan.